sabihin, nagsasamantala naman yung mga farm producer. Ano pong ang nakita niyong solusyon doon? Kung siyempre, hindi maiwasan kung Nick eh, may nagsasamantala talaga ho eh. Iyon yung sinasabi ko. Mm-hmm. Kung wala tayong katatakutan na batas. Yan, opo. Ay patuloy na magkakaroon ng hoarders, profiteer, cartel, smuggler. Smuggler. Meron kaming panukalang batas eh. Bycam na. Opo, opo. Tatapusin na lang yun. And then paperman ng presidente, tapos na. Mm-hmm. Yun ang proteksyong sinasabi ko. So may ngipin na kaya kung? Ay, napakaganda ng batas. Opo. Ito yung anti-agri and fishery commodities economic sabotage act. Hmm. Kung saan ang mahuhuling smuggler, profiteer, hoarder, cartel ay economic sabotage ang kaso. Hmm. Lifetime imprisonment, non-bailable, 6 times ng iyong hinord o ng iyong inismuggled ng multa. At magkakaroon ito ng council, yung batas na ito. Opo. National Council under the Office of the President. So, at ang napakaganda rito, merong iba-ibang agency na kailangan doon sa council na may kinalaman sa agriculture at sa presyo ng bilihin. Kaya halimbawa, Department of Agriculture, ng DTI, ng DILG, okay, di ba? Nakatawang sila. Opo. Sa council yun. Opo, sa council. At may kasamang mga agri-sector. Okay. Gaya ng rice farmers, livestock and poultry farmers, fisheries, and aquaculture, sugar, tobacco. Halos anim ata yung nandun. Iyon ang hindi dapat alisin. Kasi iyon ang magbabantay kung epektibo at ayos ang pagpapatakbo ng batas. So, sa tingin nyo, kung ngayong taon na ito, kayang tapusin po ba yan ng Kongreso? Abay, kung mamadali namin sa Kongreso, tapos na rin sa Senado, bycam na lang, paper man, hanggang SONA, batas ito. Ayun, opo. Kahit na umaapaw sa tubig, kahit na gaano karami ang pondong ilagay mo sa magsasaka, kung patuloy na mapapagsamantalahan ng mga hoarder, alam nila kung kailan mag-aani. Yun nga po eh. O di bibili ka ng maraming imported. Habang nag-aani yan, yun ang iyong ibebenta. Eh, sino bibili nung inaani ng mga magsaka? Yun nga po. Di babagsak, lugi. Oo, nakakalupot. Baliwala ang lahat ng ating ilalagay na pondo, patubig at yung ano-ano. Ang kailangan ay isang batas na may ngipin na magpapatigil dito sa mga hoarder, profiteer, cartel at saka iso. Kaya yan ang iniintay nila kong sa inyo. Nung marinig na nila yan at narinig ko rin ho yan, sabi ko, ito yung kakampi ng magsasaka. At saan naman nga kung ito na yung panahon na ganyang sinusulong nyo yan, ma-implementa na para minsan ako ay nakakaiyak na makita yung itatapo na lang nila yung kamatis. Kasi po, wala nang nabili ko. Mga kanya-kanya ng mga kapitbahay yung naani kasi hindi na kaya ipaalit. Ano lang, wala na ang presyo. At yung iba nga po ay sinabayan pa ng El Nino. So, kung ano ang matinding mensahe nyo sa mga smugglers na yan, mga sa cartel na yan, kung Nicky Briones, alam kong kayo ay merong matatag na paninindigan laban sa kanila dahil kayo ay makamasa, makamagsasaka, kung Nicky Briones, aga party list. Simple lang. Ipagpatuloy yung paglalagay ng malaking pondo para sa sektor ng agrikultura sapagkat ang concern dito ay 30% ng mga magsasaka sa buong bansa. 30% ng Pilipino. Apo. At lahat ng mamamayang Pilipino dahil doon sa pangangailangan ng mura at dekalidad na pagkain, na sapat. Kung hindi natin bibigyan ng paribagong pag-asa ang ating magsasaka, nakasisigurado ako, ito problema ito, hindi malulunasan, mas lalong magiging grabe. Darating ang araw, hindi na kaya ng mamamayan ang bilihin at kulang. Kapag nangyari na wala tayong ma-import dahil nagkaroon ng mga kalamidad o nagkaroon ng gera sa ibang bansa kung saan tayo kumukuha ng mga pagkain,
Nakasisigurado ako, maraming Pilipino ang magugutom. Maraming Pilipino ang hindi kakayanin ang presyo ng pagkain. So ang dapat natin siguraduhin, pagkain galing sa ating mga magsasaka. Yung sapat at di kalidad. Yan. Ano ang susi? Aba, siguraduhin natin na maunlad ang magsasaka. Kailangan natin na maunlad na magsasaka para sa sapat na pagkain ng mamamayang Pilipino.